pagdudugo namin na sa kanya. Ipapublicize na po ngayon. Ipapublicize na po. Saan camera po? Camera lang po. Kung ako tatanungin nyo personally, talagang I would advocate for the publication of this. O kaya yung presentation nito sa publiko. Ganon din kasi ang stand ni Officer Richard. What were the big mistakes, sir? Ay, hindi ako muna pwede magsalita. No? Hintayin na lang muna natin na i-present ko muna kayo. OIC, si OIC, pa-present niya kayo sa'yo. Sir, ilang pages yung recommendation? Siguro, pag na lang siguro. Hintayin na lang muna natin lahat yung mga go signal. Makikita nyo naman, i-present namin sa inyo. Kung may clearance na, i-present namin. Sir, nakakagulat, nakakasinta, nakakagulat. Hintayin na lang natin yung presentation namin. Sir, what time po? What time po, sir? Hindi, yung presentation sa inyo sa media at sa publiko, hindi pa natin malaman kung kailan. Pero siyempre, as soon as possible sana. Sir, paano yung process ng turnover mamaya? Mag-meet kami? Mag-meet kami. Sa ngayon, mamaya, nandito na. On the way na nga yung BOI ngayon at magpipirmahan na kami ngayon. And after that, dadalhin namin kay... It will be a simple turnover lang nung kwan. Pero may presentation din kami sa NHQ ngayon. Sir, nakahila ka na ba ng baluwak, sir? Braso lang, braso. Yung braso, okay lang yan. Kung ito itong masakit. Sobra-sobra yung tanggal nung tinik sa likod ko. Nabot na pala. Sir, pwede ba namin kuhanan yung pag-transfer ng documents papunta po din sa NHQ, galing po dito sa CIC? Ng video? Wala kayong makikita doon dahil nakabag yun eh. Sa laki ng bag na so, gagamitin. Sir, yung pag-sign ng pag-sign ng pwedeng kulang. Anong klaseng bag? Mas mabuti pa siguro kung... Pagpirma? Yung pirma? Yes, sir. Ng report? Ay, hindi pwede. Pipirma namin sa taas. Sobra-sobra dami. Kasi bawat page nung pipirmahan namin eh. Kaya matagal-tagal yan. So ano po sir, isang copy lang po sa press conference last Monday. Meron po kayong duplicate copy for the Senate? Siguro maganda nga naman talaga na, hindi, kausapin ko si Jean kung okay na abang kung siguro pinipirma namin, pwede nyo kuna. Tama nga naman. Pero sir, dun sa mga personalities, marami kasing dinadawit dito. Can we say na wala tayong sasagutin? Ito eh, we are confident that we were able to seek out the truth. And we are also confident that we will be able to tell you what really happened. At confident kami na it will enlighten everybody kung ano nangyari. So in the last 3 days, the past 3 days po, nakahabol niyo po ba yung statement ng Pangulo? Ah, wala. Hindi po talaga. Sir, with this report, pwede nyo bang masabi na you can look straight into the eyes of the families of the support report? Oo naman. Oo naman. Oo naman. Sir, are you ready for the consequences? Oo naman. Sir, naka-influensya ba yung binanggit ng Pangulo nung pulong... Hintayin na lang natin na i-publish na yan para kayo na lang mag-goosebumps. May effect ba, sir, yung statement nung isang araw ni Presidente doon sa findings niyo o final report? Alam niyo, mas maganda na lang na hintayin natin. Makita niyo yung nagkaroon nalaga ng... Sir, paulit, ano na lang po ang iniintay natin para ito po yung isabit na kay BOICG? Parating na yung kwan eh. Iniintay na lang natin na dumating yung dokumento. Iniiwasan lang natin na magkaroon ng ballot snatching. After that, magkakaroon kami ng pirmahan. Parating na rin siguro yung BOI. Then we will proceed to the office of the officer in charge. Sir, the printing was done po saan, sir? Yung printing? Dito sa Metro Manila. Metro Manila? Which town, sir? Which city? Quezon. Merong printing... Printing press malapit sir, dito. Sir, kanina kasi sinasabi supposed to be 1 PM tapos meron lang daw pong inayos sa printing. Oo, kasi ganun pala yung sa printing. Kuminsan pala nagdi-disalign yung mga kwan, yung mga margins, yung mga bullets. Kaya kailangan ayusin. Ganun pala yun. So minor lang pala na improve. Very minor yun. Very trivial. Yung report niyo, sir, 1 set lang o mga mini copies? Initially, meron lang parating na 5 sets.
Para kanino po yung 5 sensors? Nag-prepare din kami para may kopya ang si Secretary. Tapos sa HOR, sa Senate, sa Ombudsman, sa Department of Justice. Bali marami pa kami ipapa-print. Matagalan talaga dahil si isang set, napakarami. Sir, na-inform na ba yung families sa 44 to 48? Nalaman na ba nila? Wala pa. Hindi pa nila alam, pero alam nila na today will be the submission of the report. Sir, sir, masasatisfy sila doon sa magiging resulta ng violation? On. Sir, pakibigyan lang po kami na magiging overview po ng mangyayari. So, isasubmit namin kay office Police Deputy Director General Spina. Magkakaroon kami ng presentation doon. Gusto rin malaman ni Director Spina at yung mga key officers ng PNP kung ano yung nangyari. Then after that, the officer in charge will submit the documents to the report to the SIO. Sino magpapagkasasangkado? Kami. Kayo na rin? On. Basta once na magkaroon ng clearance, isusubli ko. Naka-ready kami. Is it possible po, sir, na today din? Basta mabigyan kami ng clearance. Pwede namin clearance sir, Malacanang. Siyempre, si Secretary ang magbibigyan niya. Kasi siya naman ang nag-organize, nag-create nitong Board of Inquiry. Kasi sabi po na Malacanang okay lang dahil considered as public document na mas maganda. Mas maganda nga ho yung announcement na yun. Napakaganda ho ng announcement na yun. Pero still, hingin niyo pa yung closing policy. Naman. Kailangan sir, naman. Sir, kayo rin po ba magpe-prepare ng copies for the 44 families, sir? Oh, yes. General Magalong, tinignan tayo. Sir, we heard na merong non-disclosure agreement sa mga members ng BOI. Yung who leaks this will be dealt with or may sanction. Oo, itong ginagawa namin. Itong ginagawa namin yung report. Pero once it's already out, then wala na yun. It's public already. So, meron ba? Sa galing sa cellphone, general police, anong pag-upload na lang? Yung? Yun na lang. Yung sinabit na lang niya. We were not furnished a copy of that position paper. Hindi na. I think we have a we have a sufficient data to come up with our conclusions. Sir, sabi niyo last Monday na magandang maging reference itong inyong ilalabas na report para doon sa criminal liabilities ng mga personalities. Ilang personalities po yung nakita ninyong pwedeng makasuhan criminally? Good question. Hintayin na lang natin. sir, pwede ba tayo sa mga mag-comment na may whitewash dito sa Walang whitewash dito. Sir, camera lang po, sir. Sir, napakalaking bagay sa inyo nung binanggit yun nung Monday na ayaw nyo kita. At walang, alam niyo ba na walang pressure sa amin? Sir, camera po. In fairness. Sir, camera po. Walang pressure sa amin. Walang tumawag sa inyo, sir? Wala. Kahit anong sector, sir? Pero sir, yung sa media, yung mga sinasabi nila na whitewash, yellow wash, nakaka-pressure po ba yun sa inyo? Oo naman. Oo naman. Kahit papano ay nakaka-apekto sa amin. Pero focus lang talaga kami sa trabaho. At ang napakaganda nito, walang mga distractions. Walang mga pressures. Some findings nito, sir. May possibility ba na medyo ma-sacrifice yung pinangangaba nyo ba yung ma-sacrifice yung career ng any of the members of the... Hintayin na lang natin yung resulta. Tingnan na lang natin yung yung implication nito. Right now, natin masabi. Sir, pwede ba natin sabihin na walang kinalaman yung pagkaantala ng submission nyo last Monday doon sa naging speech naman ni Presidente the following day? Absolutely. It has nothing to do with that. Na-surprise nga kami doon. This is a truthful answer. May so, hindi pinahold ng Malacanang yung paglalabas kasi magsasalita pa. Pagpupuyat pa kami hanggang kanina madaling araw po talaga. May mga opinions yung sinabi na preempt daw because of what the President said. Hindi na preempt. Totally different from what the President said. Hindi na namin pinansin eh. At focus lang kami sa trabaho namin. It has no effect
sa amin. Walang effect sa amin. Wala ring effect sa aming resolve na talagang alamin yung katotohanan. So, paano nyo gustong in a few years magre-retire na rin kayo sa PNP? Ano pong gusto nyong iwang legacy now na tapos legacy? Makakatulog kami ng maayos at haharap kami sa tao na at least hindi kami nahihiya. At haharap din kami doon sa mga pamilya na sa 44 at same time, yung mga pamilya din ng mga namatayan. Diba? Na at least masabi namin sa kanila na katotohanan yung aming inangat dito sa aming investigasyon. Tapos no kayo makakapaglakad ng pwedis? Oo naman. So, all the documents that you gather, will that be incomplete as well, or yung findings don't it depends on the clearance. It depends on the on the advice of higher headquarters. But definitely, this will be submitted to the doctrine, directorate on doctrine and human resource and doctrine development para pag-aralan. It will be a good material for training, for study. Maganda material. Independent body, bakit ngayon may public yung document? Alam mo, may nag-create sa amin eh. May nag-create sa amin. At syempre, bigay galak ka doon sa nag-create at hindi basta-basta ka na lang na maglalabas. And I believe that, si SILG would also like this investigation and the result of the investigation to be out in the open. Pero gagawin talaga na ito eh. Ilalabas nito. Ay, kung kami lang tatanungin nyo eh, gusto na namin ilabas. So, sir, the go signal would come from SILG? Sabi ko nga sa inyo, very transparent. This we should have to be very transparent dito sa investigation. So, may mga sinasabing metric information sa social media. Sa awa ng Diyos, sa dami ng dokumento na pinag-aralan namin at mga ginawa namin, yung mga drafts na nangyari, walang, nakapansin nyo siguro na halos walang lumalabas na any information or leak tungkol sa kalalabasan nitong investigasyon namin. At tuwa naman kami. Kung ano man yung mga pinagsasabi nila dyan, those are purely speculations. Sir, sa tingin nyo, paano makaka-affectong investigation nyo sa sinusulungan ng BBL? Sa BBL siya, paano ito makaka-affect ng report? Will it really affect it? It will be a good reference. Just a reference? Pero, kung kami tatanungin nyo, we support the peace process. We support the peace process sa Philippine National Police. Talagang sumusuporta dyan. Dahil sa totoo lang, kami talagang nahihirapan dyan. Kami rin talagang, pag may nangyaring gulo sa Mindanao, kami rin lang ang pinapapunta dyan. Kaya, full support kami. At yan po ang pahayag ni Police Director Benjamin Magalong, ang pinuno ng PNP Board of Inquiry at CIDG na nag-iimbestiga sa operasyon sa Mama Sapano. Ayon sa kanya, napirmahan na nila ang investigation report at isusumitin na nila ito sa tanggapan ni PNP Officer in Charge Police Deputy Director General Leonardo Espina. Tumanggi muna si Magalong na idetalye ang nilalaman ng 120 pages na report. Pero kumpiyansya raw siyang ang katotohanan ang hinahangad nilang makamit sa investigasyon. Itinanggi naman ni Magalong na nagkaroon ng whitewash. Hindi rin daw totoong pinigilan ng Malacanang ang maagang paglalabas ng ulat bagamat inamin niyang nakaranas sila ng pressure dahil sa mga balibalitang may whitewash di umano. Kampante naman si Magalong na nilalaman ng BOI report ang mga tunay na nangyari sa Mama Sapano sa Maguindanao.